150. Psst, 150. Psst, 150. Ano ba? Sapa ka nalang ko. Ano? Ano? Ah, ano? I'm scared. Hi gel friends, welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, sasagutin ko lang naman tong tanong na to or tong katanungan na bumabagabag sa aking isip. Bakit nga ba ganito kasi ang nangyayari or bakit ganito ba ang tinatawag sa ating mga bakla? Bakit naging 150 ang tawag sa ating mga bakla? Bakit nga ba? So nakakaloka to sis kasi hindi natin alam kung bakit, 'di ba? Bakit nga ba, 'di ba? So, ano nga bang ang aking masasabi kung bakit ganito ang tawag sa atin ng mga lalaki? So, tingnan natin guys. And kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please click mo lang subscribe button and notification bell para updated ka sa mga video na i-upload ko. So guys, hindi ko na to patatagalin pa. So, please keep on watching. Ayun nga mga te, bakit nga ba tayo tinawag na 150? So unang-una, disclaimer lang po, hindi po ako nagbabayad ng 150. Siguro mga 500, charot! Ganda. Hindi po, joke lang ako. Hindi ko pa naranasan magbayad din sa lalaki, promise na lang. So, naloloko lang kasi ako dito sa tawag na to sa atin na naging, bakit nga ba tayo tinatawag nila na 150? Eh, unang-una, hindi naman tayo yung, binabayaran nila na 150. Eh, di ba sila naman yung mga lalaki naman yung binabayaran ng 150? Bakit tayo tatawag nila 150? Imbis na yung mga lalaki na yun ang tatawagin natin 150. Di ba guys, parang, ganda. So, hindi talaga, for me kasi, parang, ang pangit pakinggan, di ba? Tatawagin 150. Parang, ha? Anong connect ng 150 na yun, diba guys? So, bakit nga ba nila tayo talagang tinatawag na ganyan? For me kasi, nung based sa aking experience, pag tinatawag ako ng ganyan, parang ang awkward for me, parang hindi katanggap-tanggap sa telepon. Kasi, unang-una guys, hindi naman tayo yung babayaran ng lalaki, diba? Diba? Sila naman yung babayaran natin eh. Ganda ako. Tsaka, hindi naman lahat ng bakla ay nagbabayad ng 150. Tandaan nyo yan. Yung iba, 1,000. Yung iba, 1,500. Yung iba, 5,000. Charos. So, yun nga, maraming tayo guys doon. So, hindi naman talaga dapat tinatayo tawagin 150, di ba? Kasi, parang, ang awkward lang para sa part ko. Awan ko lang sa iba. So, dapat siguro, itong 150 na to, okay lang naman siguro na 150 na yan. Pero, for me kasi, parang awkward sa akin. Parang, hindi ko carry na ganun yung tawag sa akin ng lalaki. Kasi, unang-una, hindi naman din ako nagbabayad ng 150. Ng mga 150 na yan. Kasi nagsimula talaga itong 150, nagigigil talaga ako dito sa baklag to ngayon na nag-viral na to na kaya tayo tinawag na 150 dahil dito sa baklag to. Nagigigil ako sa'yo sis. Sabi ko sa'yo, Charles. Bakit tayo tinawag na 150? Eh hindi naman ka tayo yung nagbabayad. Ay, hindi naman tayo yung binabayaran ng lalaki ng 150 kundi sila yung binabayaran natin. Di ba dapat sila, mga lalaki, ang tawagin natin 150? At saka guys, kaya lang din naman ako nalulokas sa tawag na to kasi paano tayo rerespetuhin lalo ng mga lalaki or ng ibang tao kung tayong mga bakla eh ipupush natin ang ipupush yung mga ganitong tawag sa atin, diba? For me kasi hindi naman dapat ganon. So parang kasi sa society natin tinotolerate na lang din to ng makagaya natin. So for me hindi siya okay sa akin kasi
Gusto ko kasi rin ng, syempre, acceptance and being part of LGBT, syempre, gusto natin na re-respetuhin tayo. So, paano tayo re-respetuhin, di ba? Kung ganito, eh, pinupush pa natin or tinotolerate natin yung mga ganitong bagay na tinatawag sa atin ng ibang tao. Ito po ay napag-usapan ko lang naman. So, hindi naman po ito, wala naman po akong balak gawing issue ng ano, kasi gusto ko lang naman siyang mapag-usapan kasi bakit nga ganito yung itinatawag sa atin. So, para lang kasi sa akin, hindi magandang pakinggan bilang bakla or bilang sa part ko, hindi magandang pakinggan itong ganitong tawag sa atin kasi parang ganito na tayo. So, parang hindi nga siya magandang pakinggan para sa akin. Tsaka siguro kaya rin naman ito is na naging ganito ang tawag sa atin kasi may mga iba talaga gay or ibang part ng LGBT na gumagawa ng hindi maganda, kaya siguro ganito yung tinatawag sa atin. So nadadamay tayong mga ibang part ng LGBT na nadadamay tayo sa mga ganitong tawag o tawagan kasi dahil nga sa iba na ganun nga sila. So hindi naman natin kasi masasabi o hindi naman natin sila mapipigilan kasi hindi naman lahat ng tao is para-pareho. So iba-iba tayo ng ugali. So alam natin na hindi lahat is matatanggap tong ganitong tawag sa atin. So for me, ang 150 na yan is para sa akin ay hindi maganda tawag. So, ayoko talaga kung ako ang tawag, ayoko talaga parang ambasto sa part ko. And siguro, pag mayroong siguro tumawag na naman sa akin, siguro, sabihin ko na lang, bakit mo ako tatawagin na 150? Ikaw yung babayaran. Ayun lang. Diba? So, ayun guys, ang aking video for today. So, guys, kung nagustuhan nyo ang video ko for today, click nyo lang ang like button para lang, and click nyo na rin ang subscribe button and notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload ko. So guys, if may mga tanong kayo or mga gusto kayong i-suggest na content sa akin, comment lang kayo dyan sa baba and gagawin natin yan para then may mga content ko siya para sa inyo. So guys, thank you again for watching this video and sana is nakapagbigay ito ng magandang information or hindi naman to information, so parang akin ay sa loob ko lang or yung aking ang tawag dito anong tawag doon suggestion pa yun, ano ba tawag doon, sis, basta yun na yun, basta yun na opinion ko lang naman ito para sa taong ito. So guys, ayun nga. Thank you again for watching this video.